Magandang araw po sa inyong lahat. Bilang isang sambayanan, patuloy tayo nananalig at nagtitiwala sa grasya ng Panginoon. Ilang buwan na po na magsimulang kumalat at makapamisala ang COVID-19, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Marami na sa ating mga kapatid ang masyadong naapektuhan at naghirap. Gayunpaman, hindi tayo sumusuko sa anumang pagsubok sa ating buhay kahit pa sa panahong ito ng pandemic. Kaya naman, haharapin natin ito ng puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa muling pagbubukas ng simbahan ngayong panahon ng pandemya, tayo ay susunod sa panuntunan ng Interagency Task Force o IATF para sa mga natatanging pamamaraan para mapanatili natin ang kaligtasan ng bawat isa. Ang bilang ng mga maninimba ay batay sa itinakda para sa mga religious gatherings ayon sa quarantine classification na iaanunsyo ng IATF o ng lokal na pamahalaan. Kaya't ito ay maaaring magbago ayon sa kanilang pasya. Sa ating pagdalo at pakikiisa sa mga pagdiriwang sa simbahan o mga liturgical celebrations, inaasahan po namin ang inyong pakikiisa at pagsunod sa mga sumusunod na panuntunan. Una, lumagda sa contact tracing form na ginawa ng parokya. Ito ay maaaring manual o electronic gaya ng magpuri card sa ilang parokya. Depende sa mga parokya sa ating dioceses. Ikalawa, magsuot ng face mask. Huwag kalimutan ang pagsusuot ng face mask. Katlo, magsuot ng face shield. Ika-apat, magpa-check ng body temperature sa thermal scanner bago pumasok ng simbahan. Ika-lima, dumaan sa foot mat sa bawat pinto ng simbahan. Ika-anim, mag-hand sanitizer o alcohol. Ika-pito, panatilihin ang physical distancing. Ika-walo, sundin ang mga simbolo o sign sa loob ng simbahan na matatagpuan sa mga pintuan, mga aisles at mga lugar sa loob ng simbahan. Kasyam, iwasan muna ang maghawakan ng kamay o shake hands, lalo na sa pagdarasal ng Ama namin o pagbati ng kapayapaan. Ika-sampu, kung babati sa kapwa, maaaring yumuko o mag-sign language na lang muna. Ika-11, iwasan muna ang humawak sa mga imahe ng santo. Maaari namang magbigay galang sa mga santo sa pagyuko o pagluhod sa mga imahe. Ika-12, panatilihin ang mapagnilay na diwa sa loob ng simbahan. Sa huli, mga minamahal, patuloy tayong magdasal upang maging matatag tayo araw-araw sa pagharap natin sa lahat ng pagsubok sa ating buhay. Tingnan natin ang lahat ng ito na pamamaraan upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at ugnayan sa Diyos na mapagmahal at mapagligtas. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you.
Okay, another warm round of applause for our performance, please. Magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan po natin sa pananalangin ang may mga sumusunod na intensyon. Masasalamat at natatanging kahilingan ni na Maria Michelle Victorina Navarrete, Violeta at Maria Katrina Pangingan. Kahilingan sa pagaling ni Felix Joaquin Navarrete at Dennis Johnson. Masasalamat mula kay na Mirna Bidamo, Glo Martinez at pamilya. Aaron Lee Aure, Mr. and Mrs. Jojo at Jennifer Danaw at pamilya. LN Baas. Johnson. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Serapia Ruth Anastasia Aurora, Patrocinia Gabina, Belen Verna, Crisologo Jose Marie, Jose Agustin, Maria Candelaria, Juan Severa Melchor, Dominga Soledad, Consolacion at lahat ng pumanaw, Bernardino, Concepcion, Baltasar, Edgardo at Bernie Navarrete, Lolita, Lolito, Manolito, Normita, Raquel Isanan, Armando Memie, Joaquin Albaira, Jamar Ortason. Pasasalamat mula kay Nagyuno at Ginang Karding at Puring Raffles at pamilya. Pasasalamat ni na Mirna Mariano at para sa kaluluwa ni na Esther Benedicto, Florinda Rogelio, Angelo 1 and 2, Michael Juancho. Magsitayo po tayo para sa pagdarasal ng orasyon. Oratio Imperata para sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo po ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. At nubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hinto na ang paglaganap ng virus at pagkatsa kami sa lahat ng mga takot.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Agustin, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po ay magandang hapon sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 23rd Linggo sa karaniwang panahon, araw ng Biyernes. Ang ating pong pagdiriwang ay pangungunahan ng ating katuwang na pari, Reverend Father Harold Mark Arena. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nanayahan na maging mga alagad ni Jesus at tularan ang kanyang utos at pamumuhay. Upang tayo maging marapat na makinig at maging mga alagad ng ating Panginoon sa Eukaristiyang ito, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala, humingi tayo ng patawad sa Diyos na makapangyarihan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa abako, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang may pangaral ko ng walang bayad, ang mabuting balita, at nang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napapalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami.
Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang itutugon po natin, ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mo, sa patyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit ng may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay ng Diyos. Tugon po. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, Hari namin at Diyos na walang kupa. Tugon po. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din, silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Tugon po. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino man ang gawain ay matuwid at marangal. Tugon po. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Tatayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga. Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita ka ng mabuti. Sagay maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon po, pinaalala sa atin
na anumang gawin natin ay may epekto para sa iba. Any decisions, any action has an effect to other people. Katulad po ng kasalanan na ginawa natin, hindi lang ito maapektuhan tayo, kung hindi pati yung ibang tao. Gayun din lalo ang paggawa ng mabuti. Kapag gumawa ka ng mabuti, sigurado marami rin ang makikinabang. So isa yan sa mga dapat nating tandaan. That's why when we make decisions, we must be prudent enough in making decisions. Ngayon po, nagpapatuloy tayo sa ating mga pagbasa at ang napakagandang pagninilay sa araw na ito ay tungkol sa paano ba ang maging mabuting gabay. How is it to be a good guide? Napakahalaga po ng guide. Sa atin na ang gobyerno ay gumagawa ng kanilang mga paraan para sa ating kaligtasan. But more so than ating intrigahin ng gobyerno or ating siraan ng gobyerno, more so siguro yung gumawa tayo sa ating paraan para sa ikaliligtas ng lahat. What do I mean by this? No po? Imbis na magreklamo tayo, simulan natin sa ating sarili ang disiplina. Wala na po sa gobyerno at hindi sa gobyerno nakasalalay ang kaligtasan natin. Ito'y nakasalalay rin sa atin. Hindi po sa ako ay pro-administration. Of course, I can see a lot of mistakes and wrong decisions that the government is doing. Pero huwag niyo pong isipin na sa kanila nakasalalay ang ating ikaliligtas. It should begin in us. It should begin in yourself and not from others. And by doing that, you can be a good guide to other people. You can be a good example to other people. So yun yung pinapaalala sa atin ngayon, na bago natin punahin ang pagkakamali ng iba, tingnan mo muna ang iyong sarili. Because you cannot be a good guide if you are blind because of your imprudence, because of your pride. Dahil sa kayabangan, hindi mo kayang maging mabuting gabay. To be humble enough to accept that you are also a student, like what Jesus said, to be guided. At sino ba yung dapat nating tularan sa araw-araw nating buhay? Si Jesus. Ang tunay na gabay, our true guide, na hindi niya tayo ililigaw, kasi yung mga maling gabay, nanliligaw yan. Minsan nga, nang-iiwan yan. Nanlilito. Pero si Jesus, hindi tayo iiwan. Hindi tayo lilituhin. At dito, pinapaalala sa atin na tayo mismo sa isa't isa ay maging gabay sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Upang hindi tayo mahulog sa sinasabing hukay ng kasalanan, the pit of damnation, the pit of sin, the pit of corruption. Kasi kasalanan din naman na hindi mo itatama ang iyong kapwa. Kasalanan din naman na pababayaan mo lang magkasala ang iyong kapwa. I had this experience when we were in our college studying philosophy. Yung lower
year, ako po, I was third year that time, yung second year college philosophers, nagkaroon ng exam. Isa po doon ay close friend ko. It happened that during the examination, some of the seminarians cheated, nagkopyahan. So this friend of mine stood up, hindi niya kinaya. Stood up, he went to the dean and told everything he saw, witnessing about the cheaters and cheating. Now the dean decided to kick out all those involved on cheating. Pero alam niyo po, kakaawa yung kaibigan ko kasi imbis na siya ay kumbaga ay pasalamatan, many of his classmates ay nainis sa kanya, hindi siya pinapansin. Pero gusto lang naman niya itama yung kanyang mga kaklase. Because ang sabi ng dean, priests should not be cheaters. Walang paring mandaraya. At kung dito pa lang sa seminary, you will do such cheating much more when you become a priest. So itatama, igaguide sa tamang lugar. And then, recently lang, itong mga kaklasiko, gumawa ng group chat room. Nakita ko rin naman sila, magaganda ang naging buhay kahit hindi sila naging pare. And even some of those classmates of my friend na naging maganda rin naman ang buhay kahit hindi sila naging pare. So to be a guide, it must be, it will take humility to accept your own fault, to correct other people. Katulad ni Jesus, sabi nga sa Philippians, though he was a God, he did not deem to be equality with God. He became human for us to save us from sin. Tularan natin ang ating Panginoon na tayo ay matuto sa Kanya na maging gabay sa isa't isa, patungo sa kabanalan, patungo sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus ng mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang halimbawa habang ating ginagabayan ng isa't isa patungo sa ating Ama. Sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang tapat at maliliit na mamamayan naway hindi mailigaw ng mga di-tunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makadama ng mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw
naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sinasama natin ang mga kapatid nating may karamdaman, kaya hindi na mga kapatid natin na frontliners, na patuloy na bibigay ng buhay para sa kapakanan ng iba. At sa mga taong humiling ng ating dasal, lalo tigit, para sa mga kaluluwa ni Father Baldo Baltasar, Milagros Aldaba, sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Isama din po natin sa ating panalangin ang para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Maximiano, Maria Soledad, Agustin, Sophia Wilson, Rodolfo Martinez, Gemma Rodeo, at Cesar Parra. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ang kadakilaan mo, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu ng banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito,
at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kasi kapag papatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyo, anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay at ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Birhen del Pilar, ni San Jose, nakabiyak ng kanyang puso, na mga apostol, lahat na mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po tayo. Narito si Jesus, ang ating gabay patungo sa kaharian ng Diyos. Ang kordero nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanayahang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo ng higit pa sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap ko po kayo na para na kayong nasa akin at iniuugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen. Thank you.
Sitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayong parangalan ang ating mahal na patron na si San Agustin. Ipanalangin mo kami, o mahal naming patrong San Agustin. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ng aming Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalog mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik, at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. At ang larawan ng nawalang orihinal na imahe ni San Agustin ng ating parokya ay makabalik, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang na 140th taong anibersaryo ng ating parokya sa taong 2021 at sa 500th taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Agustin, ipanalangin mo kami. Muli po ang paalaala para sa misa po sa darating na linggo. Tatlo na po ang schedule natin. Sa umaga po alas 8, tapos 9:30, sa hapon naman po ay alas 5 ng hapon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo't ingatan ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo tayo, akayin natin ang isa't isa patungo kay Kristo. Salamat sa Diyos.